Nako, hindi. Walang ano si Ma'am Lay. Ayaw po. Ayan po tayo kumain ng kanin mo, Mino. Yan na. Kulinik ko na, sir. Oh. Go live. Ma'am, Hello po. Wala. Tayo na lang gaganta. What happened? Karambal. Good morning. At hello, good evening. Sir Bal, wala yung ating intro? Wala nga tayong ano eh, sounds eh. Asan na po si Sir Nodi? Naririnig po? Nabiyahe kasi sila. Galing daw sila ng Tipulo. Kanina pa rin sila. Ay po. Magandang gabi sa lahat. Okay po. Good morning and good evening and good afternoon to all TVians around the world. Naririnig niyo po ako, Sir Bal? Meron tayo, meron. Ayan. Okay po. Lakas so, na. Once again, nandito na naman po tayo sa ating broadcast ngayong Friday. At bumabati po kami sa lahat ng mga naririto na po. At ipagpamanhin ninyo na hindi po tayo nakapag-umpisa ng mas maaga. Ngunit ngayon ay naririto. Tuloy-tuloy lang po kahit na dalawa pa lang po tayo. So, pababa na tayo ng masinag. Andiyan na si Sir Nolly. So, bumabati po kami sa inyong lahat ng isang magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, saan mang dapon ng mundo po kayo naroroon. Dito sa araw na ito, since kami pa lang ni Sir Bal ang aktibo na nagbubuto ngayon, bati mo na po, Sir Bal. Ayan na po si Sir Nolly. Sa ating lahat, mga kababayan, mga taga-subaybay ng ating collaboration broadcast from Monday to Sunday, para tuloy-tuloy na to. So, ako po si Hilario Bal to review na isang tinig ng TVC Philippines. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking mga channel, don't forget, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Click the button bell para makatanggap kayo ng notification bawat broadcast. Ayun, ayun, yung gate nila, yung pinaka-main gate nila, layo pa yung mga paas. Buhay at magandang gabing Lee. Napasok ka na ba sa San Valley? Yes, San Valley? Hindi pa. Bakit anong meron doon sa San Valley? Pakilala. Ay, oo, ayaw ko nga doon kasi napaka-skip naman. Ma'am Jocelyn Corneras, bati-bati mo muna po kayo. Hello. Nasa, ano si Sir Dolly, nasa biyahe pa po. Meron akong niraras eh. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Jocelyn Corneras from Jesuit Fashion. Ayun, busy-busy po. Marami akong kailangan ko anong uniform ko. Ituloy po na lang yung tindahan na yan. Always remember to like. At least tayo may karapatang magsabi na ganyan. Pero yung mga bilyonaryo, kahit may pera na pustante, hindi mga pagsabing bilhin ko lahat ng mga yan. Magdadalawang isip pa rin yun. Ay, totoo! Ikaw! Diba? Totoo pa yan. Magdadalawang isip. Ano, ma'am? Hello, Sir Nolly Rebel. Maingay yata kayo dyan. Bati-bati muna po kayo. Ah, magkasama yata si Ma'am Josie.
pwede na mo yan. Ayun. Kayo ba yung Sir Bal yung nandyan? Wala na sila lahat. Kay Ma'am Josie? Ayan, okay po. So, kahit po nawala yung ating mga kasama, tayo naman po ay naririto Sir Bal at pwede naman po tayo mag-discuss. Ang totoo ay galing din po ako sa labas, galing po ako sa aming opisina at maraming gawain dahil Friday na naman po, kaya kararating-rating ko rin lang po. So yan, nandiyan na ulit si Ma'am Josie. At sabi nga ni Ma'am Josie, busy-busy rin po siya ngayon at mayroon din po siyang niraras. Alam niyo po, ang maganda lang po kasi dito sa atin. Kahit na tayo ay pumapasok sa trabaho, may kanya-kanya tayong mga inaasikasong mga negosyo, kumbaga, meron pa rin. Oo, pero yung mga 004 wallet kasi, pag hindi nila ma-update yun, magbabalik yun sa original wallet. Bago ang lahat. Yung kaya ma-retrieve, ma-retrieve yung hindi na. Naisin mo nang bumati po sa ating mga viewers. Nandiyan na po si Ma'am Marilyn Aki. Magandang gabi, Ma'am Liwayway, at sa Friday Group Collaboration. Thank you, Ma'am Marilyn, for being there. Maaga po pa, nandiyan na pala si Ma'am Aki. Ganun din po kay Ma'am Lito Villarias Malaza. Hi everyone, good evening. Good evening din po sa inyo, Ma'am Charito. At ganun din kay Pastor Leonardo Yaon. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi rin po sa inyo, Pastor Leonardo. At ayan, sabi nga po niya, kanina kasi tatanong ako kung may sound po ba tayo. So ayan, yung mga pati po sa atin. At ito nga po muli. Si Ma'am Josie naman, alam po kahit na siya ay busy-busy dahil kasi tayong ano ngayon at malapit na po yung ating 5th year anniversary, di po ba? So, si Ma'am Josie, balik tayo kay Ma'am Josie. Anong pinagkakaabalahan nyo ngayon, Ma'am Josie, para sa nalalapit ba nating anniversary yung tinatahin nyo po? Ayan, mukhang walang sound si Ma'am Josie. Hello, Ma'am Josie. Ah, balik muna ako kay Sir Bal. Sir Bal, ano po bang preparasyon pong ginagawa po natin ngayon at malapit na po yung ating ano anniversary? Nakompleto na po ba ang ating mga invites? Ini-invite ko mga dating Tibisyan. Sinisingil ko sila ng 300. Tapos bibili sila ng t-shirt. Encourage sila lahat sila magkaroon ng t-shirt para lahat tayo naka-t-shirt ng 5th year anniversary ng ating The Billion Coin. Bawat isa, sinigil ko sila ng tag 300. Diba, may bayad tayo 300 eh, plus t-shirt. Di 550. Ang bayad nila bawat isa. Ah, 250. Ah, 250 lang po yung t-shirt po. Oh, 250 ang t-shirt plus 300 na entran para sa merienda o pagkain. Yan ang ano ko sa kanila. Sabi nila kung may rewards ba? Wala nang reward. Kasi pagka walang sinusundan, naku. Tapos pagpreno yan, chak chak chak, Diyos ko. Ay, yung may sinusundan eh. Mauga-uga ka eh. Ayan. Ayan, hayaan mo na natin bumati si Sir Nolly dahil nandiyan na po si Sir Nolly. Ah, okay, sige, sige. Ah, Sir Nolly, makakapasok na po ba kayo? Hello, Sir Nolly. Sir Nolly, wala kang sound. Sir Nolly, walang sound si Sir Nolly eh. Hi, Sir Nolly. Hello, Sir Nolly. Please unmute your mic. Marinig. Yan. Hindi tayo marinig. So, tayo, okay ba? Narinig ba ako? Yan ang malakas. Ayan. Na po. Wala na naman.
Putol-putol signal nila. Ayan. Dahil si Sir Nolly kasi ay nasa Antipolo yata. Kaya, Bawin pa lang. Mapasok-pasok. But anyway, ayan po. So, bago mo, Sir Bal, sabi nyo kanina, sinisingilan po ninyo sila ng 300 pesos para sa food and entrance at saka 250 para sa kanilang t-shirt. Eh, maganda po mga kababayan po nating mga tibisya na magsuot nga po tayo ng t-shirt, naka-uniform din po tayo para mas makikilala ang ating community. Kasi pag tayo lahat na magsisidudo ka na naka-t-shirt paglabas natin, aba, mag-create din po yan ng awareness sa ating mga tao makakita din. So, isang magandang bagay din po yan. At ngayon naman po, Sir Bal, kasi diba everyday na pag-uusapan po natin pangatlong gabi na ano, yung project ni Admin, di po ba, sa ating mass adoption training. Ano nga po ba yung pinag-uusapan natin doon about food? Food. Puro foods na lang. So, kailangan natin mag-merchant, puro food. Kasi, season po, ang kailangan natin, isang strategy po na naisip po ng ating admin at saka ng mga kanyang mga pinagpaang list tungkol sa Unity for Food. Kasi, para magkaroon ng subdi, diba? Ang kailangan po yata doon ay magkaroon ng at least 20,000 members in every area. Diba, in Quezon City o sa ibang other areas, other municipalities. Hanggat meron tayong existing anywhere on the Philippines, just like in any other countries po, na makapag-gather lang po tayo, makapag-sponsor po tayo ng at least 20,000, magkakaroon po tayo ng food center. So, yung food center na yan, ito is subsidized by our admin. So, ang magandang pila po doon, ang mga basic necessities po natin, yun na ang ilalagay kasi nga food. Dahil we are also anticipating na time will come, mahihirapan po tayo sa access sa mga pagkain. So, ngayon pa lang po, hinahanda na rin po natin yan. Pinaghahandaan na rin po natin yan. Pinaghahandaan ng ating admin. With our help, with our united efforts, puro kung magagawa na mapabilis ang sponsor, lahat naman po ng ma-sponsoran natin, they will be receiving gift, di po ba? At lahat naman po ng na mga magbabayad kanilang program fee, magiging unlimited man po yung magigyan lang Pringles, mga rewards. So therefore, ito yung napakagandang pagkakataon po para malaman po ng mga kababayan natin na meron palang isang TBC community na pwede nilang maaasahan when time comes na mahirap na talaga ang ating kasi pahirap po na pahirap yan dahil magkakaroon tayo ng problema sa yung supply, magkakaroon din tayo ng problema ang access sa mga pinagkukunan, at higit lahat mahirap nito yung ating pambili. Paano po kung pambili natin ay pakunti na ng pakunti? Saan tayo kukuha ngayon na ipambibili natin kung ang sa law of supply and demand, kasi alam naman po natin, where there is lacking of supply, the price goes up. Di po ba? Pataas ang pataas ang presyo kapag ka ang supply ay nagdi-decrease. At hindi naman po ang problema, wala pa tayong maaasahan na marami tayong sources. Kung hindi tayo maging aktibo sa paghahanap ng kaparaanan para madagdagan yung ating mga income sa kasalukuyan, dahil ang dami pong nagsasara, ang dami pong irregular po ang ating mga hanap buhay sa madaling salita.
So ano po yung ating maibibigay po na isang magandang magbibigay ng hope sa ating mga kababayan? Walang iba po kundi sila ay mag-join po sa atin. Dahil pag nag-join sila sa atin at sila po ay nakakapagbayad ng kanilang program fee, they will be allowed or they will be entitled to participate dito sa ating subsidy ng food center. Doon makapamili with 50% cash and 50% kringles. So, yan po yung isang maganda pong ibinabalita po namin dito sa ating broadcast ngayong gabi. At sana magbibigay ito ng pag-asa sa ating mga kababayan. At pagdating naman po sa ating pag-i-sponsor, kasi we are on mass adoption team, kung saan po talagang nag-aano po tayo. Gusto po natin na marami po tayong mapasama dito sa ating community, lalong-lalo na po yung mga grupo po ng mga merchants. At nang sa ganun, sila po kasi ang mas higit na makakapag-provide po ng balanse sa ating pangailangan. Dahil pag ang mga merchant po natin ay dumami ng dumami yan, different different supply ang pwede po nilang maipagkaloob po sa mga consumers. At yung ating po naman mga pangailangan, lalo na po yung mga daily needs natin, yan po yung uunahin. So, hindi natin kailangang hintay-hintayin pa yung tinatawag nating 1 billion members. Di po ba, Sir Val? Hello, Sir Val? Ah, okay. Busy pa si Sir Val. Ma'am Jocelyn Corneras, nawala si Ma'am Jocelyn kasi nakausap po kanina. Ayan. Dagdag, Sir Val. Oh, relax lang. Relax. Okay. So, ayan. Ano ba ang ating pang maibabalita, Sir Bar? May tawag ang aking kabady. Si nag-maintenance na siya ng pampadagdag ng dugo eh. Ah. Si Arthur. Anemic po. Ay. Sabi ko, bibili ka ng sila jet eh. Mm-hmm. Wala pong pera. Wala pa daw po siyang pera. Hindi pa naingkas yung TBC. Sabi niya, pag maingkas na yung TBC lang, maraming tatanggap. Sabi niya, sabi ko, mag-record ka ng ganda. Kumukuha sa akin. Kaya pasensya na kayo. Habang Sige lang, te. Sabi ko sa kanya, mag-record ka ng maraming merchant. Yung pharmacy dyan o sa iyo malapit, recruitin mong merchant. Yes, ma'am, may merchant tayo na tama-tama po yung sa food. Po siya? Supplier ng fruits and vegetables. Lahat po ng klase ng vegetables sa kami. Ano po siya? Wholesaler talaga. Wow. Wow, napakagandang balita. Nagpunta po siya dito nung ito. Ma'am Miles po? Opo, pwede po tayo sustain si Sir, Sir Alex po. Mm-hmm. Sir Alex, okay. Yan, nakilala ko na si Sir Alex. Yun po ay nag-ano din. Mm-hmm. Yan. Hi, po. Kasi ang ano natin po ngayon, ngayon, mag-recruit ng merchant para mapabilis ang ating pagdami. Para yung mga maangal dyan, no, paano maingkas, paano makagamit ng TBC nila, sa merchant ng TBC sila bibili para mabili nila yung kringle cash nila, TBC nila. At baka sana po, sana po kung magkakasundo po yung lahat ng mga TBCians, lahat po ng ating mga necessities na meron naman po yung merchant,
na po tayo bibili para po pasimulan na po natin na nagagamit po ating mga sugod. Kaya po ng wise, yun po, mga araw-araw po natin kailangan. Meron po tayong merchant na nabibila na po. Eh, ganun din po sa palengke tayo namimili. Eh, bakit hindi po doon na sa mga merchant natin? Mapasimula na po natin yung nagamit. Simula na po natin. Huwag na po tayong mag-antay sa iba na kung saan nagtatanong kung saan ba, kailan ba gagamit. Simula na po natin ngayon na po. Marami na po tayong merchant na pwede po natin gamitin ng ating mga figure. At hindi man po, at hindi man po siya 100%, yung 10, 20, 30, hanggang 50% ang laking bagay na po yun. Paano pag senior city chain? Para po. Double discount senior city chain. 30% additional. Ayan. So ang atin po kasi na ginagawa po, kung ating napapansin, paganda po ng paganda yung mga ginagawang kaparaanan din po ni admin. Kasi yung kanyang, yung mga pagsanib-ano yan eh, pag-uusap po. Ang sabi nga po niya kagabi, ino-observe niya lagi yung democratic process, kumbaga. Kung saan hindi lang siya yung nagsasabi, nagsasalita, kung ano yung mga posibleng pwede pa nating gawin, kumbaga. Kinakausap niya po yung mga leaders natin, kumbaga. So yung mga top leaders natin na kung saan sila yung sa iba't ibang bansa, syempre kasama din po siya dyan, syempre sina Sir Noli, palagi ko kasama din sina Ma'am Noni, sina Ma'am Marilu Rao, at siguro may mga ilan pang mga leaders na hindi naman po natin nakakasama dito. Sa palagay ko lahat yan ay parang may deliberation din po sila. So yan, nakikita po natin na nag-i-improve. We are always moving forward, kumbaga nagle-level up. At pati yung mga ugali po natin ngayon, napapansin po ba natin, activations po ngayon, dumadami na po yung mga active members at dumadami na rin po yung mga nagbabayad po ng kanilang program fee dahil naiintindihan na nila unti-unti kung gaano kahalaga itong pinagagawa natin, gaano kahalaga itong pag-create ni admin ng TVC para sa ganitong mga panahon. Nag-uumpisa pa lang tayo, kumbaga. Ang sabi nga nila, yung parating pa lang na unos ay ngayon pa lang pinaghahanda. Matagal nang pinaghandaan kung usin, hindi lamang po natin lubusang nauunawaan at naiintindihan. Pero ngayon po na pati po yung 24/7, ang sabi ni admin about the training, nando doon na rin po sa ating TCPO. Pagbabayad po natin ng ating program fee sa lahat po ng ating mga activations dyan, lalong-lalo na po sa mga naririto na. At kayo po yung magsisilbing saksi, magsisilbing tagapaghatid, ulat. At ito naman po ginagawa nating pag-broadcast every day. Ito po yung pinaka-the best platform po na kung saan ipaparating po natin sa madang people kung gaano kaganda ang ating TVC community at nang ganun sila ay lubusan pong makaunawa at sumama sa ating community. Kasi ang ganda po, Ma'am Josie Serbal, di po ba? Imagine mo po, bakit nga po binigyan tayo ng apat na option? Ang option 1 is free membership. Option 2, 3, and 4 ay magbayad ng program fee. Sa program fee na yan, meron kang choices na gusto mo 2 grains ka lang magbabayad or 4 grains lang or 8 grains. Pero ang maganda po nito, bago ka pa makapag-decide, kasi dapat tayo po kasi pag binibigyan tayo ng mga choices, 'di ba? Ang pinakamaganda pong option doon is piliin natin yung the best dapat. Kaya tayo binibigyan ng mga choices na 'yan para makapag-decide po tayo kung ano yung inaakala natin pinakamaganda. At ang pinakamaganda po dito sa ating TVC community, Ma'am Josie, Sir Bal, di po ba binibigyan ng within 90 days?
Diba? Billionaire. Within 90 days, ngayon, billionaire ang pinamaganda. Kasi ano ba ang meron sa billionaire, Sir Bat? Pakipaliwanag nga po. Paying 8 grains to be a part of the mass adoption team. Team A or Team B. Okay po. Ito. Benefits ng billionaire. Food subsidy center allowed those in the billionaire program to buy food 50% cost and 50% Pringles. Benefit ng billionaire yan. Unlimited spending in the TVC 009 wallet with only one rule to contact the commissioner is spending exceed $1,000 a day to prove to the commissioner that the transaction is real and not fraud. So, colleague pull 50% in Bitcoin bounties from all referral, regardless of what deal. They are also a per referral by 8 grain, they get 4 grain. Or if they pay 4 grain, they get 2. Or if they pay 2 grain, they get 1. They are placed on the rotator and collect funding from its monthly as its rotator rotates until all 111,100,000 rotator positions are filled. The collection billionaire Kringle rewards, see the schedule above. Bitcoin contests are for billionaires only. Renewal paying 8 grain will be the only referral counted towards winning any contest. Those referrals that only pay 4 grain or 2 grain will not count in the contest moving forward. 30% heavy hitter bonuses are paid on the first Monday of the month. So, lahat ng ano, maraming benefits ang billionaire. Lahat ng magbabayad ng downline mo hanggang 4 grain to 2 grain, meron ka pa rin 4 grain at 2 grain saka 1 grain. So, sapol mo lahat. Kung ano ka lang, kung millionaire ka lang, hindi mo makukuha lahat yung privilege na yon. Saka yung magagamit mo, $1,000. Pero tanong ko lang, bakit may commissioner na yung $1,000 ngayon? Dati wala yun ah. Nilagyan niya ng ano, kasi para po, safety, para walang discounting. Discounting na ano, mga marami kasi dati ng mga discounter. Kaya ngayon, medyo hinigpitan. Tumaras, maraming benefit. Kaya kung kayong sasali, mga hindi pa Tibisyan, mga ka-Tibisyan, mga hindi naka-upgrade business kayo kasi maraming benefit. The bounty, 50%. Maraming naman, Sir Bal. Let us acknowledge po ang presence po ni Ma'am Cheryl. Okay po. Yan. Andito si Cheryl Gripo po. Hi, Ma'am Cheryl. Welcome to our Friday collaboration tonight. Gandang gabi, Ma'am Cheryl. Ano to? Hi, sir. Good evening po. Hello. Welcome to... Nasaan po kayo ngayon, Ma'am Cherry? Ano po ba kayo, ma'am, sa... Hindi ako nagka-copy sa... Hindi ako niyan patutulugin.
I'm Mindanao. Yes ako, po. Sir Nolly. Lalo pagka nabusog ako. Hello po. Tapos si Tim Sabi sa Pasig. Oh, marami talaga. Ang maingay yata si Ma'am Mitz. Pero ako hindi. Hi, Sir Nolly. Kamute. So, Sir Nolly. Unmute ka. Mag-unmute ka, Sir Nol. Oh, nalimot. Sir Nolly, naka-mute po kayo. Hello? Ayan. Naka... Unmute muna, Sir Nol. Ayan, nasisira yung ano ni Sir Nol. Ay, thank you. Medyo may problema talaga ako dito sa signal. Now, sa ngayon po. Ano po ang kalagayan po ninyo dyan sa Mindanao, Ma'am Cheryl? Okay, kanina galing kami doon sa Busubuso. Kasi si Ma... Sige, go ahead, Ma'am Cheryl, kasi nahirapan yung ano ni Sir Nolly. Andito po, ma'am, dito sa ano, ma'am, ano? Area po namin ay ito na. Busy na po yung mga tao dahil dun sa vaccine, ano, incoming vaccine. Next week na po yung ano, magbabaccine. Yun. Yung iba, excited. Dumating. Na makaano, makatanggap. Yung iba naman takot at takot, parang nagtatago na, ano, nag-orientation na, nagtatago yung iba. Hindi umano, ma'am, hindi umatid ng orientation. Kami naman, hindi po kami sumali dahil nasa tabaw mo. Ay, salamat. So, nag-start na pala ng orientation po ang mga barangay. Tapos yung mga video na kasi wala yan. Yes, po, ma'am. Barangay po ba ang nagbibigay ng orientation? Okay, sir. Hey, ma'am. Ayaw. Ayaw, bahala. Ayaw. Birahin na lang daw. Ayan. So ang ibig sabihin pala, Ma'am Cheryl, nauna pa dyan sa ano? Pero wala pa naman pong nagbibigay ng ano vaccine. Hindi pa talaga na-start ang vaccination po. Okay. So, dito ka, Marianita. Yes, po, Papa. Orientation pa lang, Ma'am. Orientation po. Orientation. Yun. Katulad ng sinabi niyo po, yung iba ay excited. Gustong-gusto nila kasi iniintay po nila yan eh. Yung iba naman ay takot na takot. Pero sa inyong mga kasamahan po dyan, Ma'am Sherry, marami na po ba tayong mga division dyan sa Mindanao na mga kasamahan po ninyo? Dito sa ano, ma'am, lugar po namin sa Tangguk City po, kukunti pa lang po kasi nag-umpisa pa lang po ako is July. Tapos yun, ilan? Marami yung ano, ma'am, yung Team B. Yung Team B ang ano, kunti lang po. Ako lang po. Mga ano, ma'am, ganun po ba? Yung meron po iyan, ma'am. Pero ma'am, doon sa ano? Magandang gabi po sa inyo. Kararating lang po yata ninyo. Hi, Ma'am Mitz. Hello, Ma'am Mitz. Ma'am Mitz. Kain muna kayo, baka hindi pa kayo kumain. Oh, kain muna po kayo. Mukhang mahaba ang inyong mga biyahe po, Sir Nolly. Sa kayo na dito kami ngayon. Okay po si Sir Nolly, Rina, kaya lang yung mic niya ang hindi ready. Sir Lipa, unmute muna ng inyong mic. So, nandiyan kami sa bahay ni Ate Mayna. Okay, tapos, galing kami sa
Likampo. Tawag nito. Nagawa sila ng punta doon kasi napakagandang hindi naman masyado mahal, kumbaga yung lugar na yon, kaya naman ambience. Magandang ambience. Yan. Parang pang ano talaga, pang TBC. TBC home. TBC community. Saan ka na? Sa ano? Saan ka na? Yeah. Diyo sa'yo. So ngayon lang, yan. May sound interruption. Nakataon sa hindi po maayos ang sound. Intermittent signal. Yan. Mahina po ang kanilang signal, Sir Bal. Mahina ang signal. Ayan. Paputol-putol. Batin po na po tayo ulit. Kaya natin maintindihan. Paputol-putol po. Okay. So, tayo muna ang magpatuloy habang paputol-putol. Ayan, tatlo na ang Sir Bal. Parang pati ako, Sir, mahina ang aking ano? Malakas! Mahina ang aking signal. Malakas? Malakas. Ayan. Sa akin, data lang din yung gamit ko eh. Data lang din gamit ko. So, yun nga po. Yeah. Parang yung binabalita ni Sir Noli ay isang lugar na kung saan posible pong tatayuan ng TBC community. Tama po ba ako, Sir Bal? Tama, bilhin na natin yun. Parang... Alam mo, yes. Alam mo, Ma'am Liway, sabi ni Ma'am Faye, marami pang mga lugar doon na binibinta yung mga lupain. Siguro, kaya nga sayang kung maturuan natin yung mga tao doon ng TBC at ituro natin yung power of, you know, yung power of negotiation, di ba? Apo. Oh, so pwede rin doon as ano, sabi nga kanina, may mga 200 square meter, ganoon ang bintahan doon ng ano. Sabi ko na kay Faye na kung makaharap sila ng isang malaking isang lupa doon na medyo malaki-laki at pwede nating gawing community, bakit ba, di ba? Pwede nating pag-uusapan. At sana nga, siguro by Friday, kung matuloy ulit ang schedule doon, di, lahat tayo nandoon para mas maganda tingnan. Kapag ka may mga ganong event siguro, mas maganda rin na lahat tayo nandoon in support para makita din ng mga tao kasi marami doon. Kanina nga, yung mga umatin, hindi pa sila member talaga ng TBC.
sa mga bago yung kanina. Aurora. Yun pero managkaroon na ng product. Gusto mo happy na lang tayo. Bakit? Hindi ba gusto mo? Hindi. Ay, lang muna lang sa kanya. Pero lang, gusto niya yung dulo na yan. Yung may mess. Kaya ko pagkatapos mo, ipahiram mo naman sa kanya. Ah, may mga may titulo doon, kuya. May titulo. Meron din doon under ng mga rights. Rights lang yun. I mean, marami doon yung rights talaga kasi nasa antipolo pa naman eh. Rights lang. May napapag-usapan pa yun. May caretaker yun. Mm. Tsaka ano, maganda so, yung community na yon, maganda, marami na rin mga tao. Tsagain lang siguro, suportahan lang si Faye kasi bukod sa ano, bago lang din siya doon sa lugar na yon, 2 months pa lang din. Ito yung nasa umayap na. Eh, nandiyan sila araw-araw sinasamahan ng anak. Sir Nolly! Napapayap kanya. Sir Nolly! Yes po! Pwede pa-unmute muna po tayo. Ayan, hindi namin po marinig. Ayan. So, ano pong sasabihin niyo pa, Sir Nolly, sa ating mga kasamahan po ngayon? Kasi kanina, pinag-uusapan po namin yung tungkol po sa Unity for Food para sa subsidy po ng 50% Kringle and 50% cash. Na pag-uusapan po namin po dito ngayon. Okay. Siguro ilagay lang natin sa ganito no, na dito natin makikita ngayon yung program ni admin. Una, nagawa na natin yung T-shirt committee, di ba? And then ngayon, nandito tayo sa committee, food committee. Okay, so isang palatandaan lang na talagang seryoso tayo doon sa ating program for the economic, you know, to introduce the economic program of TBC. Hello? Yes po, nakikinig po. Okay. So, ang para kasi yan, ano, para kasi yan matuloy, kasi mayroon yang tawag nito, mayroon siyang dapat gawin o mangyayari para matuloy yan, no, yung ating food committee na yan. Nakasalalay dito yung ating numbers of, nagbabayad ng admin fee, di po ba? So, 50% cash, 50% Kringle, walang problema yon kung matuloy, pero dapat magkaisa tayo doon sa aspeto na paano natin madobli yung bilang ng mass adoption team this month up to 10,000 and 20,000 next month para mapag-usapan itong o para matuloy nitong programa regarding dito sa food committee na to. Sa maraming mga preparation dyan, for example, at hello, Sir Nolly. Yan, nawala ulit si Sir Nolly. Hello, Ma'am Josie. Hey, sir. Ko'y batawag dito. Hello. Sorry, napotol ako. Alam naman natin na sinasabi ni admin na bawat area, no, bawat country, mag-create tayo ng tinatawag niyang cluster. So yung cluster no na siya yung mag-start nitong food committee na to. Sa atin sa atin dito sa in terms of cluster, I think ito mga collaboration broadcast or merchants to be exact. Ito na yung mga cluster ang pagkaisahan talaga natin ay yung paano natin dumoble yung ating bilang no in terms of this nagbabayad ng program pay by new next month para matuloy itong food committee or food program ito na pinopromote na ating TBC creator. Yung iba kasi nahirapan ng magbayad. So pag yun alam mo kuya Bal, yan yung mga bagay na kailangan nating gawing no education kasi sa tao. Again, hindi naman kailangan mahirapan sa pagbabayad. First, kung talagang naintindihan nila yung pangangailangan. So meaning, i-educate natin yung natin lahat. 'Di ba? Kasi maiwasan yung salitang kakayahan at walang kakayahan kapag naintindihan nila yung pangangailangan natin. Ayan, invite.
para mayroon sila pang bayad. Tama. Dito, tandaan natin, no, Kuya Bal, Ma'am Liway, sa programang, yan, sa programang ito, ang hinahanap talaga natin, mga TBC member na magiging katuwang. Yan, na magiging katuwang natin dito, hindi ito issue ng may pambayad, kasi alam ko ang tao may pambayad. Hindi ako maniniwala na wala pambayad ang tao, for the first place, ha. May pambayad ang mga tao. Kaya lang usapin itong pagkaintindi, yung pangangailangan, di ba? Ang kailangan natin ay yung mga taong siyang magpapatakbo ng ating ekonomiya sa TBC. So yun ang kailangan nating ipapaliwanag sa tao. Kapag naintindihan nila yung pangangailangan na yon, tingin ko naman yung commitment nandoon, di po ba? May iwasan yung hindi kakayahin magbabayad. Kasi we need people na may commitment na maging bahagi para mapatakbo natin ang ekonomiya ng TBC. So ito nga yung hinahanap natin na 111,111 katao. Mayroon isang araw nagbayad ako 16 grains ano. Okay po ba, ma'am? Bakit yun ang diway? 6,000 megit. Ako, yung mga nakakasala mo akong mga kakilala kong tibisyan, hindi man kakilala, ni-encourage ko sila na magbayad. Tapos, paano magamit? Mag-recruit kayo, recruit ng merchant. Yan lang pang kailangan natin. Noon pa yan ang programa. Sabi ko, mag-recruit, magpadami talaga tayo. Kailangan natin abutin yung 1 billion member, yung ultimate value. Yun ang kailangan natin. Yun ang kulang natin, gusto natin magkapira, recruit ka para meron kang Bitcoin bounty monthly o outright matik yun na meron kang 50% ka agad pag nagbayad. Sabi ko, ganun ba yun? Oo, may Bitcoin ka. Kung gusto mong maging Bitcoin, Bitcoin ka. Sabi ko, kaya kailangan natin ng mag-recruit. Recruit, recruit. Share and share, lalo na sa mahirap. Ang problema lang sa mahirap, hindi sila maniwala kasi gusto nilang pera kagad. So, may magkakapira kagad yan basta ikaw ay mag-recruit. Share mo lang din sa kagaya natin, sabi ko sa kanila. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi malapit na tayong bumulusok sa katotohanan. Malapit na tayong makaubos ng... Malapit natin maubos yung wallet ni admin. 700 na lang. Kaya natin yan. Basta tayo magtulong-tulong mga katibisyans at mga bagong pasok sa tibisyan community. Kaya natin yan. Dami-dami natin na member. Araw-araw, kahit isa-isa lang tayo, marami na madadagdag yan sa atin. Kaya gising kayo mga kasamahang mga tibisyan. Gumising na kayo. Pagtulungan natin to. Huwag na kayo mawalan ng pag-asa. Wow. May laga ka palang dog dyan. Ganda ng aso ah. Katayong tenga. Back to you, Ma'am Liway. Ali, pag ganyan po kasi yung aming Hello. Ayan. Ayan po. So, doon naman Sir Nolly, actually may naiisip din po kung isang magandang diyan paraan. Mag-ano po tayo, yung mag-conduct po tayo ng para bang training seminar na kung saan siguro po tayo din yung nandoon una. Parang classroom setting na kung saan
inuorient po natin yung ating mga ano, yung ating mga kasamahan. And then pwede po natin i-incorporate po yun, sir, sa ano. Okay, Nana. Ito yun. Tignan nga. Hello. Pasensya na po kayo at ano. Ayan. Yung tungkol po dito, sir, sa ano, sa sinasabi ko. Kasi yung paano natin ito maipapalaganap ng mabilis na hindi naman po tayo pwede kasi sa ano eh, sa magha-house to house o magpupunta sa public places para mag-conduct ngayon ng mga ganitong orientation. Maganda po siguro kung tayo, halimbawa, parang doon sa location ni Sir Mel, mag-gather po tayo doon ng mga ano, and then may blackboard lang sana tayo nagagamitin at i-discuss po natin in full yung ano, yung tungkol po dito, paano mag-organize, paano nila, yung mga basic po. Anyway, nandun man na po ang training sa ating dashboard. Di po ba? May ano na tayo, 24/7 training na po tayo doon. So, mas madali na makaka-catch up yung mga tao. But, kailangan natin mag-show po tayo sa ating program. Ipakita natin every time doon sa halimbawa, nag-ano tayo. Halimbawa, per ano, sir, pwede po siguro yun. Suggestion ko lang po. Na pwede yun, ma'am, di ba? Ganun na lahat uh-huh. ng pwede. Broadcaster. Mag-invite, yes. Pwede po yun. Lahat na. Pwede kong idugtong yung sinasabi ni Kuya Bal kanina na kasi lahat walang kakayahan magbayad. Okay. Kung ganyan lagi ang sinasabi nila, ibig sabihin naghahanap ang mga taong ito ay naghahanap ng ibang paraan paano magkaroon ng pera para may pambayad. So, let it be. I-offer natin yung kay Sir Mel. Kasi one solution 'yon para sila magkaroon ng bayad, diba? So, invite more people, TBC members. Dalhin natin doon kina Sir Mel para i-discuss natin yung buong context ng PBC program, especially the billionaire zone. No? And then, ipakita din natin sa kanilang program ni Sir Mel para yun ang kanilang pagkukunan ng payment every month. Pwede, marami namang paraan talaga. Marami namang paraan. Ang kailangan lang siguro talaga din nating ma-differentiate in terms of explanation na wala namang pilitan sa TBC sa pagdating sa pagbabayad ng monthly. Hindi po ba? Ang malinaw nung sinasabi, ang malinaw doon, may choices eh. Ang hinahanap natin dito, yung tao na kaisa na makakasama natin doon sa mass adoption team. Kasi lalo pa ngayon, ang ibubuhin mo yun, mga committee na. So kailangan mo ng maraming tao para doon sa committee na yun. So, ipapaliwanag natin yung pangangailangan. Ay, tingin ko naman, kung maiintindihan ng tao yung pangangailangan, nandun na yung commitment. Nandun yung kanilang commitment para magbayad. Kasi, sabi ko nga sa'yo, sa kabila ng hirap ng buhay na ito, hindi pa rin totoo yung walang kakayahang magbayad. Kasi, maraming mga, may mga cuttings ka pwede kang gawin sa bahay, di ba? Kung talagang ma-realize. So, we need to realize sa tao, especially sa ating mga membro, yung need. Ano ba yung need natin? Kailangan mapuno yung 111,111 katao. Bakit nga ba kailangan 'yon? 'Di ba? Ano ba yung ano yun yung kailangan nating pagkadiinan ngayon sa papaliwanag. Tama po. Kasi una sa lahat, yung 111,111 na 'yan. Ayan din yung tatayong pillars, 'di po ba? Sila yung magre-replicate. At paano mangyari yun? Eh, kailangan... hello? Sir, go ahead po. Go ahead. Sir, maingay po, Sir Nolly. Maingay, Sir Nolly, sa ano nyo, sa location nyo. Ayan. Aso yun eh. Aso. Oo nga. Ayan. Tinatawalan siguro yun. Ayan. So, yun nga po yung pinag-uusapan po natin dito. At siguro sa atin din po,
mainam na rin po na magkaroon po tayo ng bawat ano. Kasi di po ba yung part din po sana ng ating programa yung mag-bring in 10-10 sana na sa ngayon po parang hindi natin nagagawa talaga in reality. Siguro kahit gustuin man natin na i-gather yung ating mga tao, yung ating mga pinagsasabihan, hindi po natin nagagawa dahil hindi, parang hindi siya practical na i-gather mo sila sa isang place. Lalong-lalo na kung yung mga nakakausap po natin by phone or by ano pa man halimbawa, o pinupunta natin, sinasadya natin, magkakaiba ang location kasi nila. At hindi natin basta magagawa yun, siguro isa rin pong alternative na pwede po natin gawin doon. Yung tayo, bilang halimbawa, every isang ano broadcaster, o sabihin natin dito din sa group natin, doon na tayo magtuturo, pwede kaya yun, sir? Pag-usapan po natin, sir. Yes po. Yes po, lahat ng bagay pwede naman, lalo na sa ngayon. Lalo na nga talaga sa ngayon, itong Food Committee, di ba, itong gagawin na ito. Sabi ko nga, kasi ang pagkaintindi ko nga dito, di ba, we need cluster, di po ba? Kailangan, maraming dalawang ori ang kailangan na paghahandaan natin. Yung pag-create ng mga cluster para mag-asikaso nito. Pangalawa, para maganap ito, kasi kailangan ng fund. Saan kukuha si admin ng fund para dito? Kailangan mag-double yung account, nag-double yung bilang ng nabubayad ng program fee this month of June, ay February, into March. So kung we have 10,000 ngayon, mahigit ng month ng February, so i-double natin yan by April, by March, supposed to be, para masimula na yung funding ng Food Committee. Now, sa cluster, tingin ko, sino ba dapat ang mag-uuna ng cluster dito? Dito ngayon, yung coordination between merchants. Merchants ha, uulitin ko ulit ito, no hard feelings. Kasi ito na naman, kung magsalita ako, baka isipin na naman nila, no hard feelings. Lahat ng mga merchants, not only merchants, all collaboration broadcasters, merchants, NCR, muna ha, NCR kasi yung malapit, kung ma-iside natin yung ating differences at mag-usap tayo dito, kayo o tayo ang pangunahing cluster for that Food Committee. Bakit? Nandiyan na tayo eh. Naitayo na eh. Hindi lang magkakasundo, hindi lang tayo magpupurso kasi may diferensya, may kanya-kanyang pananaw. Di ba? May kanya-kanyang pananaw eh. So doon tayo ngayon nagkaroon ng problema. Tingin ko kasi laging dapat ganito, laging dapat ganyan, di ba? So the guide is there. Eh. Nandiyan. Sir Noli, mukhang may gustong sabihin sa inyo si Ma'am Cheryl. At natin muna siya. Nababayad sa kanya ng buwan-buwan, tapos yung intensan niya. Yung buwan mo, 25. Hindi ka sa kanya direct. Oo, may mga committee na siya. Oo nga, akan siya yun eh. Pero niya niya. Ayan. Mukhang may mahalagang pinag-uusapan pa si Sir Noli. Tayo din mag-uusap tayo, Ma'am Josie, Sir Val. Kasi yung sinasabi kanina ni Sir Val, na ano nga yung Sir Val, yung ating ano kanina sa committee natin? Sa food? Ma'am Josie? Ayan na si Sir Noli. Tuloy, Sir Noli. Sorry ha. Sorry talaga yung signal. So yun po. Sa ating coordination, marahil, again, mayroong pangangailangan, gagamitin ko ulit yung salitang ganito, mayroong need for yung, ano ba to? Yung maturity ng pag-iisip dito sa mga programang ito, no? Yun dapat yung iiral. Alam ko na sana nga hindi offended itong sinasabi ko, pero para talaga ma ano ito, ma
makatulong tayo sa paglago nito. Nasa atin na mismo, tayo talaga yung dapat pangungunan na lahat. Again, kung sinasabi ni admin na mag-create tayo ng cluster, sino ba yung tinutukoy niya dapat mag-create ng cluster? Tayo, yun. Kailangan makita ni admin yung pagpuporsige natin being a cluster, being a merchants. At yung dodoble yung bilang natin ng ating mga na-invite from the old member na mag-maintain ng kanyang program fee. Otherwise, kung hindi tayo makakuha doon, yun, mag-invite tayo ng iba. So maraming sources, maraming pang kakailangan. Training, 24/7 na sa loob ng KCBO. Pwede tayo mag-training sa labas tulad ng ginagawa nila Ma'am Fe. No, hopefully na magiging ano din yun, magiging starting din yun, no? Medyo interest yung iba. So, sabi nila, mag-invite na sila ng marami. No? Kasi kahit pa paano nakaintindi. Sabi nga ni Ma'am Fe, yung invite niya kanina, napaka-negative noon sa TBC. Pero nung na-explain na natin, nakita niya yung pangangailangan. Nakita niya yung kaya pala ganun. Di ba? Sabi niya, mag-invite na ako ng marami dito, sir. Kasi maganda pala yung program. So, lahat yun, ang siguro, ang pwede natin gawin ngayon, like for example, kung si Ma'am Fe ay nagpatawag ng seminar, grupo man natin o hindi, I think, sabihin nga broadcasters as leaders, kailangan natin suportahan kasi yung moral ng isang tao, isang leader, nag-invite ng mga tao doon sa area, na daming sumusuporta, iba yun eh. Iba yung ano, di ba? Iba talaga ang, iba ang, daw nito, iba yung pagtanggap noon na ang daming sumusuporta. Di po ba? So magsusuportahan po tayo sa ito yung sa bagay na ito. But again, sa mga nagdududa pa, sa mga nagdududa pa sa TBC, problema na siguro nila yon kasi it is my line, ano, problema na nila yon dahil makikita nila na porsigido yung si admin para i-implement yung mga program niya step by step, no? Isa-isa. Mabuhay na lang sila sa kadududa. May sinasabi mo dito sa ating mga viewers, sir. Sige po. Napakibasa po, hindi ko ma-view, ma'am. Ayan. May sinasabi si Ma'am Marilyn, hindi po ba 1K? Ano po yung 1K kanina? Kasi yun ang sinabi ni admin sa mat, sabi niya. Ano yung 1K na ito? Ano yung 1K? Di ba kayo nabasa ko kanina ng 1K na i-report mo na sa, ano, sa commissioner? Okay. Kasi, yung more than 1K, more than $1,000 na transaction. Oh. Opo, yun isa pa din 'yan. Oo. So sa lahat po ng sa lahat po ng mag-avail sa programa nito na transaction program, unlimited naman yung pwede nating gawin, wala namang problema 'yan. Pero siyempre, based on the program, as we're inactive, ang pwede lang natin gawin dyan is $1,000 per day ang kaya natin i-out, no? Or should I say, ibinta natin through the transaction. Pero kung mayroon namang makakapagbinta ng mahigit pa doon, ang kailangan nila, proof of evidence mo na through the commissioner. At yun. Saka yung kailangan i-provide po, yun. Sir, diba? Bawa. Yung nga po. Limbawa, pwede rin siguro yan kasi sir, pagka, di ba, as part of the Team A, allowed ka mag-transaction ng 1K. Kung yung 1K na yun ay gagamitin mo as a merchant para magdumami ang yung ano, dumami ang yung paninda. Pwede rin ka ngayon nagamitin mo, sir? Yung mga... Apo, as if, again, ang kailangan lang talaga natin, pwede yan kahit sa lahat, ma'am. Ang tinutukoy ninyo, no, kung halimbawa ako, merchant na ako, makabili ako ng maraming produkto gamit ang aking TBC, mahigit $1,000 na gastos ko.
Pwede, pwede. Basta ang kailangan mo lang talaga, pwede, i-present mo sa commissioner. Opo, pwede. So at least meron tayong, yun ay ano, isa sa mga enjoy ng isang nasa team A. Kumbaga, yun nagbabayad ng 8 grains. Ano yun. So, meron din dito sinasabi si ano si Mr. TB Coin is doing wonders. Tama. Wonders talaga ginagawa ngayon ng ating TBC community. At ganyan din naman po si Sir Montoya. Ayan, si Sir Montoya bumabati. Ako na silang babasa ha. Dahil, basa na ba na wala? Pepe, ano ako sa mga sabi ni Sir Lo... nasa na yun, nawala. Si Kumari din aki, ayun nga. Nalihan, nagdoble. Sabi ni Sir Laureano Montoya, medyo, Sir, medyo maingay po dyan sa lugar mo, Sir Nolly. Sorry po ha. Pa-mute na po. Ayan. Okay po. So, basa-basa muna po tayo. Sabi ni Sir Laureano Montoya, good evening sa lahat ng mga taga Friday group. Good evening din po sa Mindanao po ito. Ayan, salamat sir at nandyan po kayo. Ganon din kay Ma'am Babes Abanto. Mabuhay Friday collaboration broadcasters. Well appreciated ang information na sinashare ninyo. Congratulations. Thank you Ma'am Babes. Ah, yun naman sinasabi ni Ma'am Marilyn Aki tungkol sa cluster po yun. 1,000? Akala ko 20,000 po yun yung... Yung cluster pala, 1,000 na bago. At least, maliit lang pala. Hindi ganun kalaki. Ayan. Tama sa... salamat sa correction, Ma'am Marilyn. At 1K na tao ang i-gather para mag-put up ng food center. 1,000 lang pala ang kailangan nating i-gather. Ibig sabihin, in one community or in one specific area, every 1,000 na group of people na Tibetan na ma-create natin, pwede na palang maglagay ng isang food center. So, it doesn't matter how many clusters ang ma-provide natin. Kung sa isang barangay ay may 1,000 people na bagong members, ibig sabihin, pwede nang maglagay doon ng food center. At mayroon nga yung sasabi nyo kanina siguro Sir Nolly na mayroong tatayo doon bilang administrator. At syempre, yun siguro yung kung sino yung mga grupo na bumuo doon sa cluster na yun. In particular, ang sabi naman niya, it doesn't matter kung new member siya, old member, or kahit siguro yung bago, for as long as mapagkakatiwalaan na for as long as kilala natin na mapaghahawakan po natin ang kanyang ano ang kanyang katapatan. Tama po ba Sir Nolly? Kasi maganda po yung ano eh, kaya sabi ko kanina Sir Nolly, ito yung magandang gawan po natin ng programa talaga. Kasi kung magagawa natin yan na maikalat at ang may offer natin yung Unity for Food na kung saan ang ating number one na concern is paano how to cut the budget into 50%. Kasi yun yung ano eh, yun yung pinaka purpose po nun eh. Matulungan ang TBC community na mabawasan ang kanilang budget para sa pagkain ng kalahati. At siguro yung ipuput up doon, yung subsidy na sinasabi doon, sa 50-50%, maraming mailalagay na different food stops, kumbaga, na mapagpipilian ang ating mga kapwa-tibisyan. So kung mas marami na, at marami ang merchant na magpa-participate, syempre dito natin kailangan din dito yung mga merchants. Sasayaw ako. Sasayaw ako. Ayan. Mukhang... ano pa ba ang ating sasabihin, Sir Nolly, Ma'am Josie, at saka Sir Bal?
Si Ma'am Cheryl po, nandito sir. Kuya Bal, narinig mo ako? Ma'am DY. Malakas. Tingin ko ma'am, hindi naman talaga problem yung pambayad. Kung pang-maintain natin ang ating program fee monthly, kailangan lang po talaga na maintindihan po ng ating mga katibisyans. Kasi marami pong pwedeng, maraming paraan. Isa na po din yung merchant. Ayoko na, ubusin mo yan. Ubusin mo yan, busog na ako eh. Yung hindi po magaling mag-invite, pwede naman po mag-merchant. Kailangan lang po talaga ng ano, ng maintindihan po ng ano, ng ating mga members na tayo-tayo po ang kailangan magtulong para po magtagumpay po tayo sa ating mga goals. Kasi kung wala pong kikilos, puro lang po tayo maghihintay, sayang naman po ng napakagandang mga program ni admin. Yan lang po lang naman po ang ating susundan, ma'am. Di po ba? Tama po kayo, ma'am. So, Sir Bal naman, anong pwede nating ano, kung isa-summarize po natin yung ating pag-uusap po ngayong gabi tungkol dito po sa programang Unity for Food to cut the budget for at least one half, kumbaga 50%, by offering 50% cash and 50% kringles through the subsidy program ng ating admin, provided nga na makapag-create tayo ng sabi ni Ma'am Marilyn is 1,000 in every area, as many thousands as we can. Pwede pala yun. So, dito, mapapadali rin po, Sir Bal, siguro yung pag-start ng ating economic phase. Ano economic phase. Para-paraan. Tingnan nyo po, ma'am. Isa po sa ating members from Surigao. Ayan po, tingnan nyo po. Oh. Pinadala niya po sa akin. Create niya po yan yung, ano, yung lamp. Yan po ba ang ganda? Ay, yan po. Himalaya, isa po yan sa... Yan po ba yung Himalayas? Hindi, ma'am. Create niya lang po yan, ma'am. Iba pa. Kanyang... Opo. Oh. Kanyang creativity. From Surigao po yan, ma'am. Tingnan niyo po, ma'am. Kaya kung gugustuhin po ng mga members, marami pong paraan. Imagine niyo, ma'am, nakagawa siya ng ganyan, oh. Eh, kung ipapatronize po ng ating mga members, eh, hindi po problema yung pang-maintain monthly. At yung may gawa po niyan, talagang hindi po niya pinoproblema yung pang-maintain. Marami po siyang paraan. Ano yung TBC payment? Wow, kung you're a merchant. 50-50 po. Ay, order ako. Marami po siyang design. Magkano po marami yun, ma'am? Marami po siyang design ng lamp. Magkano po yung price? Pag-uusapan pa po. Okay. Ilagay na dyan sa merchant dyan. So, anong pangalan po ng ating merchant? Magre-register pa lang po sino siya po yung merchant. Ating merchant? Taga Surigao po siya, ma'am. Sige po. So, apo. Ayan, abangan po natin si Ma'am Cheryl. Si Ma'am Cheryl naman po, ano po ang ma-i-share po ninyo sa, ano po, sa inyo ngayon, sa nararanasan po ninyo ngayon dito sa ating community, although, ang sabi nyo nga po, July po kayo nag-start. Ano po? Naglag na naman. Naputol. Nalaglag. Ayan. So, ayan na si Sir Bal na. Summary na po natin, Sir Bal. Oo nga po. Mag-summarize na po tayo kasi pwede na po tayong ano dahil ang alam ko, pagpapatuloy po tayo sa Noichu Lover tonight. Sa mga nagre-reklamo na bayad ng bayad, wala naman silang pakinabang, mag-recruit kayo para mayroon kayong pakinabang sa kababayad nyo buwan-buwan. Hindi nyo po problemahin ang pangbayad. Dahil yung nagbabayad siya, yung ma-recruit nyo, mayroon kayong bounty o di mayroon na kayong pangbayad, makarecruit kayo ng 10. Taas, di may kita pa kayo. Hindi kayo magproblema sa pangbayad. Yan ang paraan dyan para hindi kayo mahirapan magbayad monthly.
ng program fee. Saka yung binabayad naman natin program fee, mas malaki naman ang kapalit. Magkano yun yung 0.1 ngayon is 56 million. O yung binayad mo, magkano lang? Bayad ka lang ng 3.5 ngayon, 3.5 may get. Malaki pa yung kapalit. Diba? Kasi mahal ang ano, charge, kaya mas mahal ang charge kaysa yung binabayad natin. Hindi mo yung nagbayad sa akin, binayaran ko. Yung isa, kulang-kulang 4,000. Kaya, recruit lang tayo para hindi tayo mawala ng pangbayad monthly. Ganon din yung nirecruit mo, turuan mo rin para mag-share. Ako magbayad siya, siguro pero kita, may dagdag din ng kanyang TBC. Kung ngayon, ang rewards ngayon ay 0.01 na lang. Ay, tama, 0.01. Eh, magkano lang yung binayad mo, saka yung reward, 250 kringle. Sobra-sobra pa. Mm-hmm. Kaya wag, para magagamit natin tuluyan ng ating TBC ng buo. Ngayon, wala pang tatanggap ng merchant buo, mga 50, 30, 40, 20. Yan, pwede natin magamit ang TBC natin sa mga TBC merchant sa buong mundo. Pero hindi tayo makapunta sa kabila kasi malayo pa. Dito na lang muna tayo sa Pilipinas. Magparami ng merchant para mauna tayo. Diba, mga kababayan, mga ka-TBCian, mga natutulog dyan, na dati pa gising na kayo. Yan ang pinapanalangin ko, manambalik kayo sa TBC community para tayo magkaisa sa ating layunin. Ngayon na naman, meron tayong food committee, food center. Yan. Magdali natin tayo yan, basta tayo magkaisa at magsama-sama sa ating community. So, yun lang, Ma'am Liway. Back to you. Tama po. Thank you po, Sir Bal. At bigyan natin ng pagkakataon si Ma'am Cheryl para makapanwagan naman po siya sa kanyang mga kababayan natin sa Mindanao na eto, nandito si Ma'am Cheryl, nakakasama natin. Ma'am Cheryl, kumustahin mo po ang mga taga Mindanao at ang mga kagrupo po natin doon para naman sila ay ma-encourage na magsisama sa atin at maging aktibo na sila. Go ahead, Ma'am Cheryl. Okay, everyone. Hello po sa Mindanao. Ako po ay nanawagan sa mga kasamaan ko na hindi magpapakuti. So, yun. Kung narinig nyo yung sabi, sir, hirap yung magpapakuti. Kung tayo kikikita tayo, yung mga natin, sila ang magbabasa sa o yun. Kasi, ay na talaga signal niya. Yan. Mahina ang signal niya pero salamat Ma'am Cheryl at nag-effort ka talaga para lang makausap din natin yung ating mga kababayan diyan sa Mindanao at nang sila ay magkaroon ng hope. At kanina nga, sinasabi nga niya na yung ating mga kababayan doon sa Mindanao ngayon, marami ang natataranta. Marami ang nag-aalala, marami din naman ang excited dahil dumating na ang bakuna sa kanila. So, siguro, dagdagan pa po natin yung yung ating kampanya para sa bakuna na yan. Sabi nga ni Sir Mel, naalala ko si Sir Mel, wala siya ngayon. Bago magpaturok, kailangan ay magsaliksik, baka tumirik. Yun. Tandaan po natin yun. At ngayon naman, tama po ba? Yun yung sinabi po ni Sir Mel. At tayo naman po ngayon, andyan na yan. Parang narinig ko si Sir Noli. Ayan. So, sa tingin ko po, pwede na po tayo maghiwa-hiwalay sa puntong ito at
Maraming salamat ulit, Ma'am Cheryl, po kayo nakarating dito sa ating broadcast ngayong gabi. At sa lahat po ng mga taga-subaybay, maraming maraming salamat at kayo po ay nandito. At patuloy na nakikibahagi po sa ating programa. At bago tayo magsara, ayan, nakakain na yata si Sir Noli. So, mayroon ba kami sasabihin pang mahalaga si Sir Noli? Pakinggan muna po natin. Sorry doon sa interruption lagi ng internet, no. Yun kanina yung ano din ni Ma'am Marilyn Aki, no, about doon sa okay, kasi requirement 'yun, no. Paano para magkaroon ng fund for the food committee? Okay, food committee para magkaroon ng fund, no. Initially, at least mag-double yung nagbabayad ng program fee, no. Okay, this the first. Now, sino ang pwedeng magsimula nito, itong cluster na to? Lahat no, naman ho pwede. Lahat pwede makikiklast, no? Cluster. But, ano naman ang requirement? Kaya ko sinasabi, kung the broadcast itself is a cluster already. Diba? Broadcast po tayo mga broadcasters. Internet connection ngayon. Okay. Siguro sa panahon. Sige po. Ma'am. Sige ma'am. Okay ba narinig niyo ako? Okay, so ang kailangan lang natin ngayon, 'yon, isa anong requirement para isa ka doon sa magkaroon ng fund. Mabigyan ka ng fund. So bawat una mag-create tayo ng cluster. So bawat cluster na pwedeng mabubuo ang po-provide lang ng at least to 1,000 katao na nagbabayad ng program fee, if I'm not mistaken, parang yun ano, program fee, para talaga masisimulan yung cluster na yan for that food committee. Okay, so, yun ang kailangan natin, sinasabi ko, yun ang kailangan pag-usapan. Yun yung sinasabi ko kanina na masiset aside lahat yung differences natin para mabuo ito. In terms of committee, tayo, nandiyan na tayo, tayo na yung committee. Then, napag-usapan na lang natin paano natin mapadami. No, paano tayo makasama doon sa program na yon para mapadami, mag-double, triple yung mga magbabayad ng program fee para matuloy talaga itong ating food prog committee na ito. Back to you, Ma'am Liway. Unity for food. Ayun po. Ayun, kasi napakahalaga po talaga na bigyan po natin ng pansin yan, Sir Noli, dahil ito yung pangailangan natin ngayon eh. At nang sa ganun, masanay na po ang mga tao na gagamit ng ating kringles bago pa dumating yung mga mas matitinding problema na kung saan kung kapos na ang hinahawakan ng tao, pera, matataranta na sila. So ngayon pa lang, kung mapa-implement po natin yung ano, yung clusters of 1,000 at 8,000 in every ano, in every okay po. Hello? Ayan. So yun, maingay po kasi kaya hindi ko maintindihan. Oh. Okay na po ba tayo, Sir Noli? Ma'am Jo, and Sir Val? Closing remarks na po tayo. At muli, kami po ay nagpapasalamat po sa lahat ng naririto. At please don't forget to like, share, and subscribe dito po sa ating mga channels para sa ganun, mai-share din po natin ito. At malaman ng mas marami na ang TVC community ay buhay na buhay. At kung sila ay sasama sa atin, hindi magiging problema ang pagkakaroon ng kakulangan sa pambili ng mga pagkain. Pambili ng ating mga basic necessities, sa daily necessities natin sa buhay. At sana ito ay maging eye-opener din po sa lahat ng mga kapwa natin division na natutulog dyan. It's about time for everyone to wake up, and since nandito na rin lang kayo, naranasan nyo na po minsan
sa palagi ko, lahat ng mga old members po natin, sila yung higit na nakaalam kung gaano ito kahalaga, kung gaano rin nila ito napakinabangan, tayong lahat po nakinabang up dahil tayo naman oy nakailang taon na. So, patuloy-tuloy lang po tayo at ngayon ay nalalapit na po yung ating 5 years anniversary. Let us all be happy and welcome our 5th anniversary with joy, with greater hope, and with greater faith that united we can all be successful dito sa ating community po. Well, let us all welcome new TBC community of real abundance po. Maraming maraming salamat po sa lahat. At Ma'am Josie, oh, pwede na rin po kayo. Ayun na yung aking parting word. Let us all be happy and welcome TBC Abundant Community. Don't worry, be happy. Go ahead, Ma'am Josie. Ayan. Ay, Don't worry, be happy. Naririnig niyo ako, ma'am? Opo. May yes. Sound po ba? Opo. Ayan po. Yes na ayan yes. Po sa mga old TBC members. Sa mga napakaraming old TBC members, panahon na po, gising-gising na po tayo lahat. Hello pala sa mga taga Surigao. Ang dami pong TBC member po natin dyan sa Surigao. Sana po mag-active na rin po sila lahat dyan. Ganun din po dito sa mga paligid natin. Para sana po tayo ang magpasimula ng ating cluster na magkaroon po tayo ng 50% na ano. Kaya ako muna pa ako baka pagkaano ta ano magpapaano ako pa payment po sa ating mga clients. Kulay na lang ayan pa ano. Ang haba na kasi masyado. Oo nga eh. Back to you. Naririnig ko si Dito. Okay po. Bye. Hindi ko siya bigat. Tataliin mo pa. Okay. Gaganyan na lang. Kapiraso na lang. Okay. Sir Val, kayo na po. At tayo ay babay na. Ayaw po. Saka, kayo na po, Sir Val? Okay na po ba? Mago na sa mga muli, magandang gabi. Maraming salamat sa mga nakinig, nagsubaybay sa collaboration araw-araw. Para marami kayong mapulot na aral na hanggang ngayon ang TBC ay tuloy-tuloy pa rin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Yung nawawala ng pag-asa, bumalik na kayo. Ngayon, kayo ay para kayo makagamit na inyong TBC na reklamo kayo ng reklamo yung iba, pumunta kayo sa mga merchant para inyong magamit ang inyong TBC. So doon lang muna tayo ngayon sa 50-50, 20-30-40 na magagamit natin. So huwag kayong mawala ng pag-asa, bumalik na kayo para tayo tulong-tulong sa ating gawain. So, maraming salamat. Bye-bye po sa lahat. At Ma'am Cheryl, maraming salamat. At maraming salamat sa mga kababayan po ni Ma'am Cheryl. At sana lahat po kayo, lahat po tayo ay magsama-sama po dito. At magtiwala yes. Po tayo ng lubos. Dahil wala po tayong kumbaga, ito na po yung hinahanap nating totoong buhay na masagana. Magtiwala sa ating ginagawa, magtiwala po tayo sa TBC, magtiwala tayo sa isa't isa, at higit sa lahat, magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil hindi niya tayo pababayaan. Yan po. Amen. Night, everyone. Good night. Ay, mga gusto mag-merchant, contact ano, us. Good night. Ma'am Liway, konting ano lang. Ay. Yes. Okay po. Announcement lang. I think matuloy ata ngayon. After this, after po dito, meron po tayong, meron tayong Prayer for Humanity. No, I think, paki-check. Sa sabagyan nyo, mga,
Ha? Magano? Oh, sige, check niyo lang kung mayroon na kasi sa email ngayon ng Prayer for Humanity. Dapat yan si Ma'am Liway, si Mati Babes, hello? Pastor Mike, at saka si Sir Mel, at saka ako. But you have to check lang after this. Bye-bye. Bye-bye po. At invite mo kayo lang ulit. God bless everyone. Bye-bye po. Bye. Bye, Sir Nolly. Bye, Sir Bal. Bye, Ma'am Justine. Bye-bye, Ma'am. God bless everyone. Bye, Ma'am. Thank you po sa uulitin. Matracking kasi sa bayan. Friday bullet. Yes, oh.